our beloved Boss Mike, Boss Mike. Cervera. Oh, walang iiyak. Pakinggan ninyo, First Lady, Madam, Lisa Marcos. Oh, pasok. Always believe that if you want to make a difference in this world, you have to be prepared. Being prepared means putting your heart and soul in whatever you decide to do. Whether it be something big or something small, really doesn't matter. Just put your heart and soul into it. Being prepared means being humble enough to seek opinions from people who are experts in their fields. There's no shame in asking advice from others. This will help you master your trade. Remember this, as it will get worse and difficult and very challenging in the coming days. As you embrace the battleground of life, I hope you will bring not just the knowledge, skills, and the ideals you've acquired from your alma mater, but also the bravery and the fortitude to uphold si Attorney Lenny. Irrelevant naman eh. Diba? Dito na lang sa dalawa. Kitang-kita nyo naman oh. Oh, tama si Aral. Napakababaw. Diyos ko po. Yan ba yung ano? Yan ba yung pang-pangulo? Ay, nako. Sa bagay siguro. Yung mga ano oh. Ah, yung mga naniniwala dyan kay Sarah, hanggang doon lang din yung kaya nilang unawain. Diba? Pero kung maikukumpara nyo talaga, malayong malayo eh. Diba? Malayong malayo, mga kababayan. Diba? Sige, dito naman tayo. Nasaan na yun? Kayo na, bahala dyan. Ginagaya. Gaya-gaya. Gagaya na lang, kulang pa. Malabo pa, di ba? Nasa na to? Nagsalita na si unang ginang Liza Araneta Marcos. Eto na, mga kababayan. Pakinggan ninyo, ha? Kung gaano kadesente yung ale. Nagsalita na si unang ginang Liza Araneta Marcos patungkol sa kanyang numero unong kritiko na si Maharlika o Claire Contreras sa tunay na buhay. Sinabi ng unang ginang na nakilala niya si Maharlika noong 1997, noong nasa Ilocos pa sila at nagpundapaan niya ito sa kanilang tahanan na naging simula ng pagdikit niya sa kanilang pamilya. Maging noong panahon ng eleksyon ay nasa kanilang kampo si Maharlika at nagulat na lamang ito nang mag-iba ang ihip ng hangin at binabanata na siya at ng pangulo. Naniniwala si First Lady Liza na mayroong mga taong nasa likod ni Maharlika para araw-arawin ang paninira sa kanila ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sana lamang anya ay ang perang nakukuha nito sa mga ginagawa ay katumbas ng nawalang pagkakaibigan. May kasabihan ang unang ginang na ang mga taong malungkot, gusto nilang makitang malungkot din ang kanilang kapwa kaya hindi sila tinitigilan ni Maharlika sa paninira sa araw-araw. Nasa ibang bansa si Maharlika at idinadaan sa social media ang mga paninira nito sa presidente, sa unang ginang at sa mga opisyal ng gobyerno. Mababa ang moral ng mga taong naniniwala sa mga taong yan. Totoo yan! Dead man na Boss Mike, wala na silang maibat. Wala na! Kasi yun lang naman ang naging epektibo. Yung kanilang droga-droga. Bakit? Kasi, alam nyo mga kababayan, wala eh. Walang-wala. Lahat ng propaganda nila, hindi tumama eh. Ibinunyag ni First Lady Liza Araneta Marcos na dati na niyang tinutulungan. Kita nyo, pakinggan nyo maigi ha. Kung gaano kawalang yaya mga yan. Lungan ang ilang vloggers na bumabatikos sa kanila ngayon.
sa isang panayam. Tinulungan niya mga yan. Oh. Sinabi ni First Lady na sa kanilang law firm, lumapit ang mga pro-Duterte vloggers na sina RJ Nieto at Sas Rogando sa suot noong minsang makasuhan sila ng cyber libel. Yon. Pero kalaunan daw ay tinanggal ng mga vlogger ang abogado na kanilang ibinigay. Samantala, sumagot dito si Sasot at iginiit na nakinabang ang parehong panig, lalo na ang kasagsagan noon ng issue ng electoral protest laban kay Anoy Vice President Lenny Robredo. Oh, alam nyo na istal ni Maharlika? Ha? Oo, oh, talagang isisiksik yung sarili. Hindi, alam ka naman si Pangulo at si First Lady ang magsisiksik kay Maharlika. Si Maharlika, mga kababayan, ang siniksik yung sarili sa mga Marcos. Oh, tapos ano? Oh, style niya talaga 'yon. Alam niyo naman yung mga social climber. Eh. 'Di ba? Yung mga social climber ganyan na ganyan. Oh, apo lakay, alam mo na, 'di ba? Social climber talaga 'yan. Eh kita niyo yung mga binabanatan niya sila, Heart Evangelista, mga ganun, no? Oh, pagdikit, oh, parang dikya. Oh, ganun. Oh, tapos ipagmamalaki sa ibang tao. Ganun. Oh. Naging noong panahon ng eleksyon ay nasa kanilang kampo si Maharlika at nagulat na lamang ito nang mag-iba ang ihip ng hangin at binabanata na siya at ng Pangulo. Eh, ako alam ko eh. Bakit? Alam ko kung bakit naging ganyan yan. Unang-una, nagmadali yan. Nagmadali. Ikalawa, ay hindi, una, si Vic Rodriguez natanggal, tatanggalin. Ikalawa, nagmamadali yan na magkaroon ng pwesto. Eh, be, ang laki ng pangarap niyan. Oo. Ang laki ng pangarap niyan. Ah, masyadong ano yung pwestong gusto eh. Oh, biruin niyo yan mga kababayan. Sabi ko nga, sa aming mga magkakaibigan, may mga offer na mga ano eh, na mga posisyon. Aba, hindi naman namin tinanggap dahil alam naman namin na hindi namin magagampanan. Bakit? Bakit mo tatanggapin ang isang posisyon na hindi mo naman kaya, 'di ba? Oh, 'di ba? Oh. Naloko na. Aba, sabi ko nga sa inyo, nagme-meeting kami niyan. Oh. Eh pero emoy. Eh, oh, kita nyo, ganyan ang banat niyan. Kauupo pa lang ng pangulo, gusto. Ha? Gusto siya kaagad ang maunang ano eh. Ha? Mabigyan ng ano eh, ng atensyon. Pero inyo, mga kababayan, kauupo pa lang. Parang gusto mo, ikaw na yung priority agad. Hindi naman pwedeng ganun. Dapat nating unawain na ang Pangulo ay ang problema ay napakalawak. Maraming iniwan ang dating administrasyon na ano, na problema na dapat ayusin ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi yung sarili mo. Tignan muna dahil kagagaling lang natin sa isang madilim, ha? Mapang-abusong administrasyon. Oh, 'di ba? Minukbang, sabi ko nga, minukbang yung ha, kaban ng bayan ng mga nagdaang administrasyon eh. Tapos gusto nyo maulay sarili nyo, eh wala na. 'Di ba? Wala nang pagkakaiba kayo sa inyong mga magkakasama. Sabagay, sabi nga nila, ihiwalay yung mga ha? Mga matatakaw at saka yung mga matitino. Ayan, nagsama-sama yung matatakaw. Naniniwala si First Lady Liza na mayroong mga taong nasa likod ni Maharlika para araw-arawin ang paninira sa kanila ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sana lamang anya ay ang perang nakukuha nito sa mga ginagawa ay katumbas ng nawalang pagkakaibigan. Alam nyo, napakabait niyan. Oo, napakabait ni First Lady. Wala kasi, alam nyo ang problema kay First Lady? Walang masamang tinapay eh. Yan ang problema. Kahit sino kayo, haharapin eh. Kahit sino kayo, pakikisamahan ni First Lady, yan ang problema. Sobrang bait din eh. Oo, sobrang bait. Kaya ayan, tignan nyo, naaabuso. O, tama yung sinabi niya na ano, pahinggan nyo maigi to ha. O, pahinggan nyo maigi. O. Kanila ni Pangulong Ferdinand Marcos, Lady Liza, na mayroong mga taong nasa likod ni mga ito nang mag-iba ang ihip ng hangin at binabanata na siya at ng Pangulo. Naniniwala si First Lady Liza na mayroong mga taong nasa likod ni Maharlika para araw-arawin ang paninira sa kanila ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Oh,
naniniwala na ano, may nasa likod. Bakit? Oh, ito. Sigurado si First Lady na meron. Bakit, Boss Mike? Oh, nakita nyo? Ha? Oh, ayan, oh. Nakita nyo yan? Oh. Mm. Ayan na. Oh, nakita nyo? Oh. Matapos masampahan si Maharlika sa LA, sa Estados Unidos. Abay, isang araw lang, mga kababayan. Nandyan-dyan na. Oo. Meron ng rescue. Nagtawag na. Si Maharlika. Tinawag na si Glenn Chong. At sino? Si Roque. Sino pa? Oo. Yan mga yan. Oo. Di ba? Oo. Eto na. Oo. Ito, ito, ito. Yan, yan, yan. Oo. Yan. Oo. Kayo ba naniniwala na walang nasa likod ni Maharlika? Eh, malinaw na malinaw na, mga kababayan. Tama yung pagkakaanalisa ni First Lady. Meron talagang nasa likod ni Maharlika para gawin siyang aso. Aso. Oo. At sana lamang anya ay ang perang nakukuha nito sa mga ginagawa ay katumbas ng nawalang pagkakaibigan. Eh, wala sa kanya yun. Wala yung kaibig-kaibigan. Wala sa kanila yung kaibig-kaibigan. Basta ang mahalaga, alam nyo mga kaibigan, sarili lang nila. Ganyan ang mga aso. Ha? Buti pa nga yung aso eh. Oh, bakit? Ang aso eh, mabait sa amo, may kinikilalang amo. Eh, pero eto mga ito, walang amo-amo. Bakit? Eh, askal nga eh. Taksil. Oh, Marilyn Chan, tama ka, taksil. Walang ano. Ha? Yung mga ganyang tao, mahirap pagkatiwalaan. Biroy mo, bigla-bigla. Ako, mga kababayan, ha? Nagulat din ako. Bigla-bigla, babaliktad ka. Matapos nakipaglaban, matapos makipag, ano, ha? Makipagbaragan sa social media. Tapos, bigla kang babaliktad. Bigla mong kakainin lahat yung mga sinabi mo. Oh, di ba? Oh. Oh, nandos. May kasabihan ang unang ginang na ang mga taong malungkot, gusto nilang makitang malungkot din ang kanilang kapwa kaya hindi sila tinitigilan ni Maharlika sa paninira sa araw-araw. Nasa iba. Oh, eh, syempre walang love life. Gusto yatang maging ano eh. Gusto yatang mapasa kanya si Pangulo. Ah, gusgusing aso. Ah, askal walang master. Oh, 'di ba? Gusto yata maging ano si ano eh. Ha? Ah, maging mapasa kanya si Pangulo. Oh. 'Di ba? Kahit kaibigan kung walang hiya, ano, iiwan? Hindi! Ah, mga kababayan! O, bakit hindi iniiwan si ano? Nino? Si, sino? Si Robin? Ano? Para lang siya sa daw sa ano, kay Pangulong, ano, digong ninyo? Hindi siya para sa taong bayan. Abe, mag-isip-isip kayo. Dapat para sa, lagi uunahin ang bayan. Unahin ang bayan bago ang sarili. Oh, pasok. Ang bansa si Maharlika at idinadaan sa social media ang mga paninira nito sa presidente, sa unang ginang at sa mga opisyal ng gobyerno. Ako si oh, di ba? Lahat ng opisyal ng gobyerno binabanatan. Kahit na ano. Ha? May pagnanasa, Bri? Oo. Oo. Maniwala kayo. Ha? Itong si Maharlika, alam nyo, kawawa ito. Kawawa, iiwan ito. O, ng mga taong mga nasa likod niya. Iiwan ito. Maniwala kayo. Luluhod. Oh, luluhod ito. Oo. Ay, grabe. Oh, grabe ang magiging kahinatnan ni Maharlika. Baka, alam nyo pa naman sa Amerika, no? Kapag ka kayo, eh, natalo sa mga kaso-kaso sa korte. Nako, ultimo, 5. Nakikitain ninyo. Ha? Otomatiko. Binabawas na daw sa inyo. Oh, di ba? Oh. Oh. Ibinunyag ni First Lady Liza Araneta Marcos na dati na niyang tinulungan ang ilang vloggers na bumabatikos sa kanila ngayon. Hmm. Sa isang panayam, sinabi ni First Lady na sa kanilang law firm, lumapit ang mga pro-Duterte vloggers na sina RJ Nieto at Sas Rogando sa suot noong minsang makasuhan sila ng cyber libel. Ah, kita nyo, mga kababayan. Ah, hindi nagdadalawang isip ang ano, First Lady sa pagtulong. Lumapit ka, Lord Glenn, tutulungan ka. Ah,
tutulungan ka. Our beloved Boss Mike.